Magandang araw po mga ka-FYI. Meron na naman tayong bagong pag-uusapan. At ito po ay ang last na topic sa Mathematics 6, Quarter 3. At ito po ay ang Module 8 na pinamagatang Surface Area of Solid Figures. So mga ka-FYI, dito po ay matututunan natin kung ano po ang mga formula na gagamitin natin para makuha natin ang surface area ng mga solid figures. Katulad po ng cubes, prisms, cylinders, pyramids, cones, at spheres. Okay? So yun po ang pag-uusapan natin mamaya. Kung kayo po ay interesado at gusto nyong matuto, ay panoorin po ng buo ang ating video para meron tayong matututunan at makakashare din tayo sa ating mga kaklase at sa ating mga kamag-anak na nag-aral din po ng Mathematics 6 sa elementary. Pero bago po yan, ay magpapakilala po muna ko. FYI guys, ito na naman po ako, si Teacher Dass. Ito po yung online tutorial natin sa Mathematics po. So wala na po tayo, tapos na po tayo sa Basic Fundamental Operations. Ngayon po ay nakalay na tayo sa Most Essential Learning Competencies. Kung pa lang po sa channel ko, huwag po kalimutang mag-subscribe, mag-like, at pakihit po ng bell notification para po updated tayo sa mga bagong educational videos ko, lalong-lalo na po sa math at saka science na i-upload po din po. Share na rin lang po sa ating mga kaibigan para mas marami pa tayong matutulungan ng mga bata sa elementary at sa mga magulang para makaka-share din po sila, makaka-facilitate sila sa learning endeavors sa pag-aral po ng kanilang mga anak sa kanilang mga kanya-kanya. Para po mga ka-FYI, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po sa part 1 ng surface area of solid figures, which are the cubes, the prisms, and the cylinder. So, inuulit ko po, ito po ay ang Math 6, Quarter 3, Module 8, which is ang pinaka-last topic na po sa Quarter 3. Ito po ang ating maaaring ma-expect pagkatapos po ng video tutorial po natin. After going through this module, you are expected to find the surface area of cubes, prisms, and cylinder. Ang surface area ay ang pinagsamang mga area ng lahat ng lateral faces at bases ng isang solid figure. Ang ibig sabihin po ng lateral face ay ito po yung mga flat surface ng solid figures na hindi po nakadikit sa ground or hindi po nakatouch sa ground. Ang base naman po ay ito po ay ang flat surface ng solid figure na nakadikit sa ground or nakatouch sa ground. So yan lang po ang pagkakaiba ng lateral faces at saka ang bases. Pupuntahan natin ang isang konkretong example ng surface area at ito po ay ang surface area ng rectangular prism. Okay? So, kapag tinawag nating surface area, ay ito po ang pinagsama-samang mga area ng lahat ng flat surfaces ng isang solid figure sa kanyang harapan, sa kanyang likuran, sa kanyang taas, sa kanyang kaliwa, sa kanyang kanan, and of course, sa kanyang sa ibaba, yung nakalapat sa ground na tinatawag nating base. Okay? So kapag kinuha natin ang mga areas ng mga flat surface na yan at pinagsama-sama natin, ini-add natin, yan po ay ang surface area ng isang solid figure or yan po ang surface area ng ating pinakaunang example dito, which is the rectangular prism. Okay? So, pupunta na tayo sa surface area of a cube. The formula for finding the surface area of a cube is SA equals 6S squared. Or SA is equals to surface area
equals 6 times side to the second power. Okay. To find the surface area of a cube, you need to know the number of faces of the figure. The cube has 6 faces. We can also use the net of the cube to simply formulate the formula. Find the surface area of a cube illustrated below. So ito daw, pinapahanap sa atin ang surface area ng cube na ito. So mga ka-FYI, ang cube po, ang kanyang mga lateral faces or ang kanyang mga flat surfaces po ay binubuo ng square. Okay? So, ang cube po ay mayroong 6 na faces at bawat isa niyan, lahat po ay square. Okay? So, kahit ito lang po, itong side lang po dito ang given, alam na po natin yan na lahat po ng side ay equivalent to 4 meters. Okay? At ito po ang tinatawag nating net. Okay? So, itong net po, paano po ba ito nakukuha? So, itong net po ay, kapag ang cube po ay binuksan natin at inilatag natin sa isang pantay na kapaligiran or na ground, yan po ang makikita natin. Ito po ay nakaguhit pa tayo. Okay? So, pwede rin itong nakaguhit pahalang. Okay? So, pahiga siya pa ganun. Ito kasi ay patayo. So, uulitin ko po, ito po ang tinatawag nating net. So, sa pamamagitan po ng net, ay ito po ay square, 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 square. So, meron po tayong 6 na square. So, kukunin lang po, kahit kunin lang po natin yung area ng square na ito dito, pag nakuha na natin yung area na yan, ita-times natin sa 6. Sapagkat 6 siya na square, yan po ang surface area ng isang solid figure na cube. Okay? Pupunta na tayo sa kung paano natin isosolve ang pagkuha ng surface area ng cube, which is ang formula ay SA equals 6S squared. Okay? So, SA is equals to 6S squared. Copy 6. Then, isosubstitute na natin yung value ng side ng square, which is 4 meters. Bakit naking 4 meters times 4 meters? Sapagkat nga po, S squared. Ang ibig po sabihin ng S squared ay itatimes natin yung side ng isang bisis sa kanyang sarili. Okay? So, 4 meters times 4 meters. Then, copy 6. 4 times 4, 16. Meter times meter, meter squared. Then, 6 times 16 equals 96, copy meter squared. So the surface area of a cube is equivalent to 96 meter squared or 96 square meters. Okay, so yan lang po, ganun lang po kadali. Pupunta tayo sa susunod. Ang susunod nating pag-uusapan ay ang surface area of a triangular prism. The formula for finding the surface area of a triangular prism is SA equals LA plus 2B. Ang ibig sabihin ng LA ay lateral area plus 2B, ang ibig sabihin ng B ay base. Ang lateral area po, mga ka-FYI, ay ito po ay ang pinagsama-samang mga area ng mga flat surfaces ng isang solid figure na hindi po nakatouch sa ground. So, yan po ang lateral area. Ngayon, find the surface area of a triangular prism illustrated below. So, ito po. Ito ang triangular prism. Bakit po ito tinawag na triangular prism? Sapagkat po ang kanyang base ay shaped triangle. Hugis, tatsulok po. Okay? So, dalawa po ang kanyang base. Kung kaya meron tayong 2 dito. So, ibig sabihin, imumultiply natin sa 2 ang base, ang area ng base. Okay? So, since ito po ang base, ito po dito ay ang height. So, ang height niya po ay 6 meters. Okay? At ang side po ng triangle ay 3 meters. So, ito po ay equilateral triangles. Ito. At ang height po ng triangle natin, ng base natin, ay 4 meters. Okay? So, kinakailangan po natin yan
para po sa pagkuha ng lateral area at saka ang area of the base. Okay, so ito naman po, ito po ang net. So kapag binuksan po natin, binuksan or ibinukas po natin ang triangular prism at inilatag natin sa flat surface, ito po ang makikita natin. Yan. So ito po ulit ay ang net. Okay, so pupunta na tayo sa step 1. To find the lateral area of the prism, by finding the product of the perimeter of the base, which is triangular with the three sides measure 3 meters, and the height of the prism, which is 6 meters. Okay? So ito nga po ang height, ito rin ang side ng base natin, which is 3 meters, at of course, ito ang height ng triangle. Okay? Okay, LA is equals to perimeter of the base times height. Then LA, ano po ba ang perimeter ng base? So, ang perimeter po natin, ng base natin na triangle ay itong side na ito, plus itong side na ito, at saka itong side na ito. So, 3 meters plus 3 meters plus 3 meters, kung kaya meron tayong 3 meters plus 3 meters plus 3 meters, times the height, which is 6 meters. Okay? So, ngayon, simplify. 3 plus 3 plus 3 equals 9. Copy the common unit meter. Then, copy 6 meters. 9 meter times 6 meters. 9 times 6 equals 54. Meter times meter is equals to meter squared. So, ang lateral area ng ating example na triangular prism ay 54 meter squared or 54 square meters. Pupunta tayo sa step 2. Ang step 2 po natin, I find the surface area of a prism by adding the lateral area and the area of the two bases. Okay? So ngayon, kanina po ay sinolve na po natin yung lateral area. So meron na tayo. Ito, given ito eh. Ngayon po, ang ating isosolve muna ay ang area of the bases. Okay? So, bakit ito po ang ginamit nating formula? 1/2 base times height. Sapagkat ito po ang formula for finding the area of a triangle. Okay? Since ang base natin ay triangle, so ito ang gagamitin nating formula. Okay? Then, copy 2. Okay? And copy 1/2. Then base, substitute, ang base po natin ay 3 meters. At saka ang height po natin ay 4 meters. So nasa triangle lang tayo ha, itong triangle. Okay? So ang base po natin ay 3 meters at saka ang height natin ay 4 meters. Then simplify. 3 times 4 equals 12 meter squared. Divided by 2 is equivalent to 6 meter squared. 2 times 6 equals 12 happy meter squared. Then, meron na tayo, SA is equals to lateral area, 54 meter squared, plus area of the bases, which is 12 meter squared. Then, i-plus lang po natin. 54 plus 12 equals 66, copy the common unit, meter squared. So, the surface area of the rectangular prism na pangalawang example natin ng solid figure ay 66 meter squared or 66 square meters. Okay? So, yun lang po. Pupunta tayo sa susunod. Ang susunod nating example or topic ay ang surface area of a cylinder. The formula for finding the surface area of a cylinder is SA equals LA plus 2B. Okay? Where LA is the lateral area, o ito po ang mga pinagsama-samang areas ng mga flat surfaces na hindi po nakadikit sa ground. And of course, the base, ito po ang flat surface na nakadikit sa ground. At ang cylinder po ay mayroong dalawang bases, kung kaya meron tayong multiplied by 2. Okay? So titingnan natin. Find the surface area of a cylinder illustrated below. Use pi equals 3.14. So, itong simbolo po na ito, ito po ay tinatawag na pi.
at ang kanyang fixed value ay 3.14. Okay? So dito po, ang cylinder po natin, ito po ang kanyang lateral face. Yan. Ito dito. Ito yung lateral ano niya. So kapag kinuha natin yung area nito, yung paikot na face na ito, yun po ang lateral area niya. At ito po yung base. Isang base at saka isang base din dito sa baba. At ang kanyang radius ay 2 cm at ang height ng the whole ng cylinder ay 6 cm. Okay? Pupuntahin muna natin ang mga formulas na gagamitin natin. Lateral area or LA is equals to 2 times pi times radius times height. Pupunta naman tayo sa area of the base equals pi times radius squared. Okay? Since dalawa ang ating base, isa at pangalawa, maglalagay na tayo dito ng mag-multiply tayo ng 2. Kung kaya ito po ang formula natin for finding the surface area which is equals to LA plus 2B. Okay? Pupunta tayo sa susunod. Pupunta tayo sa step 1. Find the lateral area by finding the product of the circumference of the base and the height of the cylinder. So LA is equals to 2 times pi times radius times height. Okay? Then copy 2. Then substitute the value of pi 3.14. Then substitute the value of radius which is 2 centimeters. Then substitute the value of height which is 6 centimeters. Then simplify po natin. 2 times 6, 2 centimeters times 6 centimeters equals to 12 centimeters squared. Okay? So, hindi na ito nilagyan ng centimeter pero okay lang yan. Sapagkat dito, meron naman siyang unit. 2 times 3.14 is equals to 6.28. Then, 6.28 times 12 is equals to 75.36 centimeter squared. Or 75.36 square centimeters. Okay? So, meron na po tayong area of the lateral faces. Now, we will proceed to finding the area of the base. Ang step 2 po natin ay find the surface area by adding the lateral area and the areas of the two bases. Okay? So, meron na tayong lateral area. Ito, given na ito. And of course, ang kukunin na lang natin ay ang 2 times the area of the base. Okay? 2 times pi times radius squared. Okay, then copy 2. Substitute the value of pi which is 3.14 times radius 2 centimeters times 2 centimeters because radius squared. Then simplify. 3.14 times 2 centimeters times 2 centimeters times 2 centimeters is equals to 25.12 centimeter squared. So, ito na. Meron na tayong area of the base. And of course, i-add na lang natin yan sa lateral area. Okay. Then, SA equals 75.36 centimeter squared plus 25.12 centimeter squared is equals to 100.48 centimeter squared. So, ang surface area ng ating pangatlong example na cylinder ay 100.48 centimeter squared or 100.48 square centimeters. Okay? So, yun po yung pagkuha ng surface area ng cube, ng prism, at saka ng cylinder. Mga ka-FYI, wag na wag niyong kalilimutan na ang surface area po ay ang pinagsama-samang mga areas ng lahat ng kanyang mga flat surface, including the base. So, babalikan lang natin, ang lateral surface or lateral faces ay ito po ang mga flat surface ng solid figure na hindi po nakadikit sa ground. At ang flat surface naman na nakadikit sa ground or ang opposite niya ay tinatawag po na bases.
So, wag po tayong magugulahan dyan. Yan lang po kung paano ang pagkuha ng surface area. Reminder po, bago po tayo yung pag-solve po ng surface area, okay? Reminder po, sa pag-solve po ng surface area ay kinakailangan master na po natin ang mga formula sa pagkuha ng area ng different flat figures. Okay? Ng plane figures. Area, finding the area of a triangle, finding the area of a square, finding the area of a circle, finding the area of a rectangle. Okay? So, finding the area of a parallelogram. So, kinakailangan memorize na po natin yan para hindi po tayo mahirapan kung tayo ay kukuha na ng surface area of solid features. So, ito po ang part 1 at ito po si Teacher Dass at ito po ang Dass FYI TV.